Alright, hey, what's up mga sir? It's me again, Sir God. And for this video, pag-uusapan natin yung benefits ng pagpapalit ng oil regularly. Napaka-importante niyan mga sir, yung pagpapalit ng oil. Pero bago yun, kailangan magpa-change oil muna tayo. Alright, tapos i-discuss ko later yung mga benefits. Ito na tayo mga boss. Pasok ko. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Sir, palit kog oil? 10-15, sir. Ara, sir. Alright, so yun, tapos na tayo magpa-change oil. Discuss natin kung ano yung benefit ng regular change oil ng ating mga motor mga sir. Kahit anong motor, kailangan natin mag-change ng oil regularly. Number one, it keeps your engine clean. If regular tayo nag-change ng oil, is na-maintain natin yung linis ng ating makina. Parang laging nababanlawan. Right? O kung sa tao, para siyang tubig. So yun yung ating use ng ating oil sa ating makina. Another, kapag regular tayo nagpapalit ng ating oil sa ating engine, of course, tumataas yung buhay ng ating makina, yung life ng ating engine, ibig sabihin umahaba. Example, ang isang motor ay 5 years, ang kailangan mo ng ipa-overhaul or ipa-check. Kapag regular ka, hindi mo pa mararamdaman yung mga sira-sira o wala pong mararamdaman na something na kailangan mo ipaayos yung motor mo. Lagi ka kasi nagpapalit ng iyong langis, diba? Alright, so another benefits ng regularly change oil is it protects the small parts of your engine. So sa ating kasing makina, may mga maliliit na parts dyan na napaka-importante. O kapag palagi ka nag-change ng oil, yung mga small parts na yon ay napoprotektahan mo sa mga damages, sa pwedeng mapunit or mabreaks. Because of regularly changing your oil, napoprotektahan mo yung mga sensitive na mga small parts ng iyong makina. Ayan, so pangatlo yan. So, pang-apat mga sir, kapag regular ka nang change ng oil mo, hindi mo pinababayaan, is na-maintain mo yung fuel consumption. No? Ibig sabihin, hindi siya nagiging matakaw sa gasolina. Na-maintain niya yung consumption ng gasolina. Unlike kapag pinababayaan mo yung oil, ang tendency, nagiging matakaw sa gasolina yung motor mo. Kasi tinipid mo na siya eh. Kaya ngayon, bumabawi yung motor mo. Malakas na siya ngayon kumain ng gasolina. So kung regular tayo nag-change ang oil, na-maintain natin yung fuel consumption ng ating motor. Okay, so ito pa. I think kailangan ko pa rin sabihin. Panglima, if ever na magpaparehistro tayo ng ating motor, hindi tayo kakabahan na baka hindi pumasa sa emission test yung motor natin. So kapag hindi pumasa yan, nako, kamot ulo ka kasi hindi ko alam ha, kung may mga violation ba yan o anong gagawin sa motor mo. Of course, hindi ka makaka-proceed sa pagpaparehistro kasi nga, bagsak ka sa emission test, di ba? Another, dahil nga regular kang nagpapalit ng oil sa engine mo, sa motor mo, hindi ganun masyado toxic yung nilalabas na usok. Actually, wala namang usok yung nilalabas na ngayon ng mga motor. Wala na masyado eh. Pansinin mo yung mga masyadong mabuga yung usok. For sure. Ano, yung pag-change ng oil niyan, hindi yan regular. Kita tayo daan. Tingnan natin kung ano meron dito. Okay, so last but not the least, ang pag-change ng oil ng motor regularly ay nakakatulong para ma-maintain ang performance ng ating makina. No. Yung motor mo is nandun pa rin sa kanyang full capacity to perform. Ano niya, yung maximum level ng performance niya is namimit niya pa rin. Because you regularly change your oil. Now, yun yung 6 benefit ng pag-change ng oil regularly. Huwag natin pababayaan ang ating motor kasi kasama po natin yan paaraw-araw. Sa hanap buhay, sa trabaho. Kaya syempre ingatan natin yan. Para ingatan rin tayo ng ating motor. Alright, so ang ganda naman dito.
Until next time, hanggang sa susunod na vlog. Again, this is Sir God. Mag-ingat po tayong lahat, syempre. Ride safe, keep safe, and God bless us all. Bye-bye!